Magandang umaga! Magandang umaga po, brother! Magaling, magaling. Oh, kamusta naman kayo? Okay lang po. Kayo po, kamusta na po kayo? Pinakabahan ako ngayon. Medyo mabilis na itibok ng puso ko. Pero dahil kasama ko naman kayo, medyo na nababawasan yung kaba ko. So, bago lahat, ano ang mga pangalan natin? Una po ako po si Marv. Marv? Ako naman po si Dean. Ako po si Ellie. Ellie. Yan. So, maraming salamat at nakasama ko kayo ngayong umaga. Ako naman si Brother Mark Salvan, FSC. Pwede niyo akong tawagin Brother Mark at isa akong De La Salle Brother. Nakakatuwa kasi nakabalik ako ngayon sa paaralan ko. Dito rin ako nagtapos noong taong 2007. At ngayon, isa na akong De La Salle Brother kung saan naka-assign ako sa Residencia De La Salle sa Dasmariñas. Sa lukuyan, nagtuturo ako sa grade 11 sa senior high school tungkol sa buhay ng ating ninuno, si St. John Baptist De La Salle. Pero bago yun, no, pag-usapan muna natin ng isang bagay na medyo related sa buwan ng wika. Pag-usapan natin ang pagbabago. Dahil alam naman natin na medyo mainit na usapan itong pagbabago, eh bilang kabataan, parte ng kabataan, ano kaya para sa inyo ang pagbabago? Oh brother, sa ako po. Para po sa akin, ang pagbabago, hindi po yan nagsisimula sa ibang tao, hindi po yan nagsisimula sa ibang bagay, nagsisimula po yan sa ating sarili. Sa ating sarili. Tama. Yan. Meron pa ba? Ako, brother. Oh, yes. Ellie. Dati po, tamad po ako mag-aral. Lato. Pero ngayon po, pagbubutihan ko na po mag-aral. Yan. Maganda yan. Kasi ang pagbabago, tulad ng ating panalangin bilang Lasaliano, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Lalong-lalo na ngayon sa panahon natin ngayon kung saan maraming nangyayari sa ating bayan na medyo kailangan natin baguhin. Di man natin mabago sa level ng sosyalidad, pero pwede natin baguhin sa ating sarili. At dahil buwan ng wika ngayon, ang ating topic ay hashtag ako ang pag-asa ng bayan. Naniniwala ba kayo doon? Opo, brother. Siyempre mo. Yan. So ako, bilang isang dating kabataan, dating parte ng kabataan, yung ngayon medyo matanda na ng konti, pero feeling kabataan pa rin. Sinusubukan kong simulan ng pagbabago sa mga simpleng bagay. Katulad dati, medyo makasarili kasi ako. Pag nagdadasal ako, para pang sarili ko lang yung pinagdarasal ko sa Panginoon. Sana pumasa ako sa exam, sana okay yung magulang ko, yung pamilya ko. Pero dahil sa mga nangyayari sa aking bayan, medyo napapaisip ako at napapadasal lang mas matindi ngayon. Sana mas maging mabuti ang kalagayan ng ating bayan, lalo na't maraming namamatay, maraming pinapatay. Kayo, ano yun ang kayo sisimula ng pagbabago? Oh brother, may sagot. Para po sa akin, bilang isang estudyante ng De La Salle, kung dati po magulo ako, ako yung nagsisimula ng gulo, nang-aaway po ako ng klase, ngayon po, magiging mabuting halimbawa na po ako sa kanila. Tama, no? Naalala ko rin nung bata pa ako nung nag-aaral ako sa Sobel, ako'y lagi headache, sakit ng ulo ng mga teacher. Pero nagbago na rin naman tayo, so gagawin na natin yun ngayon. Yes po. Ano pa kaya? Ako po brother, may sagot din po ako. Sa pagsiserve po sa aking mga magulang. Mm-hmm. Kung dati po, di ko po sila sinusunod kapag may utos sila or kapag nagagalit sila sa akin, ginagrounded nila ako, sinasagot ko sila. Mm-hmm. Simula po ngayon, respetuhin ko na po sila. Tama, tama. Naaalala ko medyo addict din ako sa computer dati. Pero sinimulan ko yung pagbabago na sanip na mag-computer. Mas nag-focus na ako sa pag-aaral. At binawas-bawasan ko na rin yung pagsagot sa aking mga magulang. Yung mga simpleng paraan. Ikaw naman din. Simula po ngayon, tutulong na po ako sa mga ginagawa ko sa eskwelahan. Tutulong na po ako sa mga charity work, sa mga community work po. Dahil nga po, ang parteng, bilang Lasaliano po, ang parte nga po natin ay tumulong po sa kapwa. Upang po, ma-inspire pa po sila na gumawa rin. Di maganda yung sinabi mo. Pero yung mga ibang bagay na ginagawa ko na pwede makatulong rin sa community, simpleng-simple lang. Unang-una, pagtawid sa pedestrian. Dati kasi pasaway ako. Kung saan-saan ako tumatawid. Eh, di ba nakikita natin yung mga sign, bawal tumawid dito, nakamamatay. Meron pang may namatay na dito. Ngayon, sinusunod ko na yung pagtawid sa pedestrian din. Kahit na mahirap siya. Kasi minsan malayo, di ba? Nakakapagod. At isa pa, yung paggamit ng overpass. Nakakapagod. Aakyat, bababa. So, nakakasayang ng oras. Pero, ito yung mga simpleng bagay na makakatulong
sa ating batas trapiko at sa mga taong nagmamaneho para makaiwas tayo ng aksidente. At ang pinakahuli na pinakasimpleng pwede natin gawin ay ang pagkulot ng mga basura sa ating kalsada. Dati, ako pa yung nagdadagdag ng basura. Ako yung nagtatapon pag nas kumain ng candy. Pero ngayon, pag may nakikita na ako, ibinubulsa ko na muna. So ito yung mga simpleng bagay na pwede natin simulan sa ating mga set para makatulong sa ating komunidad. Din, para may tatong ka. Brother, bakit pa po kailangan sundin yung mga ganong batas eh kung hindi naman po tayo nakikita pag ginagawa po natin mga ito? Maganda yung tanong yan. Alam nyo, bilang kabataan, minsan, madalas, ginagawa natin ang isang bagay dahil natatakot tayong mapagalitan. Natatakot tayong maparusahan, mag-grounded. Pero habang tumatagal, makikita natin na gagawin natin ang isang bagay dahil pinaniniwalaan natin na ito ang tama. Ito ang nararapat na natin gawin. Hindi dahil paparusahan tayo, hindi dahil papagalitan tayo, at hindi dahil papakantayin tayo ng lupang hinirang kapag hindi tayo tumawid sa tamang lugar. Kundi alam natin na ito ang tama. At ito yung mga simpleng paraan na magagawa natin. Magbabago tayo, hindi dahil sa ibang tao. Nagbabago tayo para sa ating sarili. At nakita natin na kaya nating simulan ng pagbabago sa mga simpleng paraan. Tulad kung dati, hindi tayo magdasalin, pero ngayon dahil sa mga nangyayari sa ating buhay, ay nagagamit natin dito para maging inspirasyon sa pagdarasal natin para mapalapit tayo sa Panginoon. At mas maging malapit tayo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro. Kung dati, tayo yung sakit ng ulo ng teacher, ngayon tayo na magiging inspirasyon. Kung dati, medyo bastos tayo sa pagsagot sa ating magulang, kung napapagalitan, ngayon, mas magiging mabait na tayo sa kanila. Uy, promise yan. Siyempre! Promise ko yan. At para sa ating komunidad, yung mga simpleng pagtulong, pag-volunteer, pagkulot ng basura, pagtawid sa tamang lugar, sa pedestrian, at sa overpass. Ito yung mga simpleng bagay na gagawin natin, magagawa natin upang masimulan ang pagbabago. Bukod doon, meron ba kayong gustong, or kaya meron pa kayong ibang mga katanungan? Brother, ako po meron. Di ba nga po sabi niyo po dito po kayo nag-aral? Aha. Kailan pa, anong grade po kayo nagsimula sa Zobel? Hindi lang halata, no? Pero nung junior prep, dito na ako nag-aral. Hanggang sa pagtanda ko, college. Well, hindi naman college. Wala namang college dito. Junior prep hanggang high school, sa Zobel na ako nag-aral. Hanggang sa pag-college rin. Sa De La Salle University ako nag-aral. Ang tuloy-tuloy, pagtatrabaho ko, isa na akong De La Salle brother. La Salle all the way, kumbaga. Brother, ako din may tanong. Sige. Bakit niyo po pinili at bakit po kayo na-inspire na maging brother? Magandang tanong yan. Alam mo, hindi ko rin siya naisip. Hindi siya naging option para sa akin. Katulad din yun na nag-aaral ako, hindi ko naisip na mag-brother ako. Pero dahil nakakilala ko ng isang brother na talaga namang nagbigay ng pagbabago sa aking buhay, na nagbigay ng pananaw na isa itong buhay, ang isang brother, na masaya, sabi ko sa sarili ko na gusto ko rin maging masaya sa buhay ko. Susubukan kong maging brother. At ngayon, na isa na akong De La Salle brother, walang pagsisisi. Isa talaga siyang masayang buhay. Brother, ako po may huling tanong. Sige. May pag-asa po bang magbago pa ang isang taong sobrang makasalanan na po? Mahirap na tanong, pero magandang tanong. Ngayon, naniniwala ako sa second chances. Siguro kung walang second chances, patay na tayo natin. Chance ka pa pala? Meron pa. Meron pang pag-asa. Wow! At isang halimbawa, isang tao na nag-iisip ko ay ang pagmamahal ni Jesus Cristo para sa ating lahat. Dahil sa Kanya, at tayo ay nabigyan ng isa pang pagkakataon upang mapalapit sa ating Panginoon. At dahil dyan, naniniwala ko, walang imposible. Kahit sino, pwedeng magbago. Masubukan sa Kanyang kalooban at kaya niyang baguhin ang Kanyang sarili. Tandaan nyo, Ellie, Dean, Marv, kayong pag-asa ng bala. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Yay! Ako si Brother Mark, at ito ang aking kwento.